Florence after 9. Florence after 9. Take one. Welcome back to the OFW Project, and this is me, Jessica, your host. And meron po tayong bagong segment ngayon. And ito ay ang Florence after 9. So, sa segment na to, meron akong laging guest. Meron po tayong laging guest na interviewin natin tungkol sa mga bagay-bagay na napapag-usapan natin mga OFW. So, let me present to you our guest, Mr. Mang Dolfini. Yes, hi. Welcome po. Hi, ako si Mang Dolfini. First name Mang, last name Dolfini. Na-acquire ko na lang yung name ko recently. Kasi, yun yan. Mahabang proseso. Nagpa-change name po. Nagpa-change name ako. Maraming salamat po, Mang Dolfini, sa pagpunta nyo dito ngayon sa Florence. Layo dito, no? Layo dito. Opo, alam kong busy-busy kayo at sa sobrang kabisihan nyo, nakalimutan yung tanggalin yung tag ng saklob nyo. Ah, kanina mo pa nga ito tinitignan eh. Kasi ito, sinusot ko nga para siyempre malambing ngayon. Negative 1 ngayon dito eh. So, nung pagpunta ko, naisip akong bumili. Sabi ko, pwede ito sa akin at sa mga anak ko. Eh, yun nga. Gagamitin ko lang ng ilang buwan para cool ako. Para pag nakita ko sila kumpare, bare, tinan mo. So, yung kumpare ko, ay, pare, napaka-cool mo naman. Tapos, di siyempre, pag-uwi, papasalubong ko, gigiprop mo lang uli. Siyempre, lalaban mo ng konti. Gigiprop mo. Pagbigay mo sa anak mo, may tag. Sabi nung anak mo, ah, binilhan talaga ako ng bini ng aking dad. Di ba? Ni Tatay Mang. So, yun. So, konting information lang po about sa inyo dito, no? Taga-immigration ka ba? Pwede. May papel po ba kayo? May papel naman ako. Ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho dito sa Italia? Yung nagtatrabaho, malabong mabilang. Ilang taon na sa dami ko naging trabaho eh. Ilang taon na po kayo dito sa Italia? Tagal na, mga 15 to 25 years. Tagal na, 15 to 25 parang years. Parang hindi po kayo sigurado between 15 and 25. Kasi doon sa 15 to 25 years, nagtatago pa ako. So, yung mga unang 10 taon ko dito, ayan, umiiwas ako sa lahat. So, anti-social ako noon eh. Kasi baka may magturo sa akin eh, pauwiin ako. So, yun nga, naging story noon, galing ako Libya. Tapos meron akong boss na nasa restaurant. And then yung boss ko sa restaurant, nagkaroon ng gera dun sa may lugar namin. And then after nung sumiklab yung gera noon, kami ay pumunta ng Messina, which is nandito na sa Italy. Dahil ano lang naman yun eh, cross country, malapit lang yung borders nun eh. So tubig lang ang pagitan. Nakarating kami Messina, nagtago ako dun ng medyo matagal-tagal din ng konti, mga 2 taon din. Pumunta ako ng Roma hanggang sa ito, nakarating na ako sa Norte, nagkaroon ng papel, nagkaroon pa ng apelido na parang Italian. Dolfini. Ang topic po natin ngayon is tungkol sa pagiging bagong bayani ng mga OFW. Mm-hmm. So, sa tingin niyo po, bakit po ba may tuturing na ang mga OFW ay bagong bayani? Ito itatanong ko sa'yo. Bago mo ako tanungin. Ang bagong bayani ba ay mga katulad ko? Nagtago ako ng matagal. Mm-hmm. Wala akong papel. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Later. Ah, sige. Dahil nga nagtago ako, dahil gusto ko, syempre una, makaiwas sa gera sa baba. Tapos, pangalawa naman, siyempre, kung uuwi ako ng Pilipinas, o diba, sasakay na naman ako dun sa aking kalabaw. Which is baka hindi na ako kilala, tsaka baka matanda na. Diba? Takot ako, baka pagsakay ko ng kalabaw ko, baka kumaringin pa siya. Sabi, oh, sige, pakilala, diba? Who you? Tsaka yung kalabaw ko, ang sinasaka na namin, mga 10 metro lang. kaya mahirap, diba? Wala ka lupa, may kalabaw ka. So, binenta ko na rin. Sabi ko doon kay Messi, sibenta na dahil kahit paborito ko. Dahil wala nang magagawa, di ba? Ang pagiging bayani, bagong bayani, binibilang yan dahil sa mga sakripisyo nga. Kasi sabi nga ng gobyerno, kaya bagong bayani ang mga OFW,
Kasi napakalaki ng remittance nila. Diba? So, million, billion. Diba ang remittance ng mga OFW na pinapadala sa Pilipinas? So, nagkakaroon ng dollars, nagkakaroon ng euro, nagkakaroon ng Canadian dollars, nagkakaroon ng pounds ang Pilipinas dahil sa mga OFWs. Yun ang according to the government, diba? According to statistics, halos nasa ano na rin tayo, nasa 12 pataas na million na Pilipinos na nasa abroad. So, yun ay parang nasa 10% na rin ang population natin na nasa labas ng bansa. So, ibig sabihin, ano meron sa labas, diba? Yun ay kawalan ng hindi mo makakasama yung mga kaibigan mo, mga yung family mo. Laging may maiiwan kay kahit sabi mong nag-migrate ka na, iba talaga pag ba't ka umuwi ng Pilipinas, diba? Anong rason mo? Kahit ang buong pamilya mo nasa ibang bansa na, diba? Mahal mo rin ang Pilipinas kahit iba na ang language mo. Kahit yung ibang kakilala ko hindi na marunong gumamit ng baso. Sa pichil daw miinom, sa pichil. Ganun sila kasi sobrang culturally ano na sila, 'di ba? Naka-adapt na sila, culturally adapted. Converted na sila dun sa bansang napuntahan nila. Yung ibang bansa hindi gumagamit ng baso. Kaya sabi, ah, hindi na marunong gumamit ng baso. Wala tagalang wala sa Pilipinas. Aba, umiinom sa pichil. Kasi nga, ulo ka ba? Ayun, yun, isa pa yun sa mga ano. Pero sa akin, kung sa kanila, tungkol na lang sa pera, sa akin, kung kaya mong iwanan yung, lalo na doon sa mga mag-isa abroad, o kaya yung mag-asawa abroad, yung hindi buong family nasa abroad, may iwan ka, and then, kung kaibigan man yan, o kapatid mo, o kamag-anak mo, basta may pinag-iipunan ka na hindi para sa'yo din, or para sa'yo din, para sa future mo and family mo rin, para hindi sa selfless act, kumbaga. Yan yung kabayanihan na nakikita ko. Kasi, napaka-simple lang na pumunta ka na ibang bansa, may pambili ka iPhone, bili ka ng iPhone. Shit, sinaing. May segment tayo, nagluluto ka na sinaing. Yan, sunog na naman. At dyan nagtatapos ang aming segment sa sunog na sinahing. Ganyan kahirap pang OFW. Magiging OFW. Naggumagawa ka ng segment, may sinahing ka, sunog. O yan. Ano ang tanong mo sa akin? At wala nagkakainin ngayong gabi. So, may tuturing the bagong bayani ang OFW ayon sa inyo na malamang sacrifice and kumbaga yung pag-iipon para sa iba, selfless act. So paano niyo naman masasabi na bagong bayani ang isang OFW hindi para sa pamilya, kumbaga in a way, makabayan, patriotic. Mm-hmm. Yes. Sa totoo lang, Jessica, tuwing maamoy ko sunog, naalala ko Pilipinas. Ang sunog na sinahing, ito yung sunog na sinahing mo. Nagpapanatong makabayan ako. Sabi ko, sana hindi na maulit. Diba? Pero joking aside, yung topic na yan, mahirap din patunayan eh. Diba? Paano mo masasabing bayani nga ang isang OFW? Kung hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa mga selfless act na sinasabi, di ba? Sa akin, tingin ko, kung ikaw ay isang OFW, ikaw ay isang huwarang OFW, hindi ka gumagawa ng illegal, hindi ka pasakit sa komunidad, hindi ka, alam mo yun, hindi na may ibig sabihin tama laging ginagawa mo eh. Huwag lang illegal. Hindi na may ibig sabihin laging moral ang ginagawa mo. Kahit gumawa ka ng immoral, basta ang ginagawa mo legal. Gets mo? Uh-huh. So, yun ang tingin ko na isang factor para sabihin na isang OFW ay isang bayaning OFW. So, yun nga, matuloy ko nga yung sinasabi ko kanina na kung ikaw lang ay magugulo lang, labaw, ikaw ay sakit lang sa ulo, gagawa ka na ng illegal, doon ka na gumawa sa Pilipinas. Kaya nag-iiba yung tingin sa atin ng ibang mga tao dahil
So, pinagagawa rin natin. Nakikita nila na may gumagawa. Oo, ano ba? Kung gumagawa tayo ng illegal, kung gumagawa tayo ng kalokohan, ayun, nakikita nila yan eh. Siyempre, di ba, mababalita rin tayo. Mm-hmm. So, kahihiyan yan ang buong Pilipinas. Di ba? Mm-hmm. Kasi, alam mo naman dito, iisipin nila, ah, Pilipino. Buong Pilipinas yan. Di ba? Mm-hmm. O, ganito ginawa. Balwa, o, nag-ano ka, nangagawa ka ng asawa na may asawa, o. Ah, ganyan pa lang ang Pilipino. Tapos, di ba? Ganun naman lagi sila eh. Pero hindi lang doon nagtatapos yon. Yung sobra-sobra sa ginagawa, gumagawa ng illegal, at saka yung mga hindi rin umiimik. Paano ko nasabi hindi umiimik? Kung halimbawa, tinatapakan ka ng ibang lahi, wala na sa, ano nila yun eh, illegal na yung ginagawa sa iyo. Di ba? May ginagawa sa iyo. Itiis ka pa rin. Oo. Hindi ka umiimik. Natatapakan ka na. Hindi ka umiimik. Di ba? So, kaya gano'n ang iisipin nila, oh, pwede palang gano'n sa mga Pinoy eh. Pwede diba? Palang tapak-tapakan oh, lang. Pagtrabahuhin ko kaya ng 24 oras. Oh, ay mga Pinoy naman, medyo yung iba, medyo engots, hindi rin nag-iisip, payag ng payag. Sinasabi ko, hindi naman ibig sabihin na magmarcha kayo dyan, magrally kayo dyan, pumunta kayo ng embassy, magreklamo kayo. Merong lahat may procedure. 'Di ba? May procedure na kaukulan para sa ganong bagay, ganong sitwasyon. Ang sa akin lang, kung hindi ka tutunog, pag ikay sinipa, hindi lahat tayo sisipain. Mm. 'Di ba? Ganun lang, 'di ba? Ilan lang naman eh. Pag hindi ka maray-aray, masakit. Hindi lahat tayo kukurutin. 'Di ba? So, hindi ko naman sinabi na kayo magwalang hiya kayo, gumanti kayo. Hindi naman ganun eh. Pero may tamang forum, may tamang pag-uusap, may tamang agreement na hindi masasagasaan yung basic rights mo. Mm-hmm. Saka alamin mo din, syempre, dapat yung para sa'yo. Kasi paano ka aaray kung hindi mo naman alam? Kasi may mga ganun ding Pilipino dito eh. Lalo na yung wala namang masyadong nakakausap na sabihin na natin may nakakausap nga silang patronato or yung work consultant. Assistant. Pero mahirap din kung may mga Pinoy din kasi na hindi talaga makaintindi ng language or iba yung language, so hindi rin nila maintindihan. Minsan, akala nila okay pa, chinatsaga lang nila. Ako, pero sobra na pala. Tumagal ako ng 25 years dito, hindi naman magsalita. Hanggang ngayon, hindi naman magsalita. Nakarating ako, Messina, Toroma, hanggang dito sa Norte. Kaka, ano lang, doon. Pag tinanong nila, saan ka pupunta? Eh, hindi ko naman naintindihan. Nagkaroon ako, Papa! Roma! Si! Diba? Pag pupunta ka ng Napoli, pag, ano na mo, oh, where are you going? Parang, di ba, anong bang where are you going in Italian? Dove vai? Arabi, tagliate, whatever, grosso. Nalilig ka sa Napoli. Pizza. Si, pizza. Oh, di ba? Pagka-pinunta ka dito sa ano, kaya ako nakarating sa Firenze, na nakawala ko ng shorts sa isang araw eh. Michelangelo! Sabi sa akin ganun. Di ba? Nahulog yung shorts ko, dinako nung isang kasamahan din natin eh. Tapos sabi, Michelangelo. Tapos like, dinala ako dito. So yun, pinakulal ako ng isang araw. So yun nga yung sinasabi ko, hindi lang sa sobrang kawalanghiyaan, kundi dun sa kulang din sa pagsasalita. Di ba? Hindi nyo naman... Tingin ko malaking factor din yung ano yung maalam kang tumanaw, hindi naman tumanaw eh, pero alam mo kung saan ka nagmula. Kasi kagaya ng dito, ibang language dito, Italian. Ibang mga pinanganak dito, iba din yung ano training ng magulang eh. So parang pinapalaki nila as Italian na. So doon mo rin makikita yung pagiging bayani mo na as in makabayan ka. Kung sa language pa lang, 'di ba? Kumbaga proud ka na ito yung language ko. Hindi mo naman makakalimot. O hindi ka makakalimot. Diba, sabi nga ni Rizal, mas malansang pa sa isda, 'di ba? Hindi marunong. Yun. Marami na nga sa ating ganyan kasi siyempre, alam mo naman sa Pilipinas, yabangan.
Kaya nga, pag English speaking anak mo sa Pilipinas, oh, nag-English yan, di mo marunong mag-Tagalog, hindi ka naman nakakausap yan eh. Okay lang naman, wala nang problema kasi, di ba, Western culture tayo na naka-adapt eh, di ba? Ganoon din naman dito, lumalaki na hindi na marunong mag-Tagalog. Sa akin naman, di ba, Pinoy ka eh, ang turing nga sa'yo dito, di ba, Pinoy eh, kahit gano'ng kakagaling mag-Italian, kung ang kulay mo ganito, di ba, hindi ka pantay. Diba? Hindi ka kapantay. Doon ka, ano ka, hindi ka makakabot ng managerial. Diba? Saka isa pang, parang related din doon, yung, kumbaga may makasalubong kang kapwa mo Pilipino, eh, kumbaga, batiin mo naman, diba? Eh, depende yan, honey, depende. Kasi ibang Pinoy. Honey ka dyan. Siyempre, depende yon, Jessica! Depende yon. Kasi sunog yung sinahin mo ng tike. Depende yon. Kasi yung iba naman talaga, malabo ang mata. Sabi nga ni Kuya Gabi, magpapagaling ka dyan. Sabi nga ni Kuya Gabi, baka malabo ang mata kaya hindi nabate. Yung bang, baka may stiff neck o baka ano, alam mo yon. Pero yung mga hindi nga bumabate, okay lang naman, di ba? Kawalan mo ba yon, di ba? Kasi kadalasan ng mga yon, tumaas na sila. Yun tumaas na. Point ko doon. Ang sa akin kasi, ito yung may gaganyan sa akin, may hindi papansin sa akin na binati mong ganyan, iniisip ko, saan ka ba nakalamang? Diba? Unos makanggat ako sa kanya eh. Diba? Alam mo yan? Diba? Wala naman lalamang sa akin yan. Diba? Kung hindi ka mamansin, diba? Problema mo yun. Kasi tumaas na sila. Nagkaroon sila ng teleponong maganda. Naka-iPhone sila, tapos, di ba, ang mga phone natin, mga mumurahin. Tapos, sasabihin nila, naka-iPhone ako eh. Ako, kaya kong bumili niyan. Di ba? Kaya ako nag-ganyan eh. Uno, malabo na, tapos hindi alam kung paano gamitin, kasi tanga. Di ba? May pambili ka, di ba, ng iPhone, wala ka pambili ng utak, mahirap yun. Kaya, di ba? Ang sinasabi ko lang, kung may ano ka sa sarili mo, may tiwala ka naman, di ba? Oo oh, naman. Eh, confidence yun, lang din yan. Nando so, naman yung point ko na related siya dahil may ibang Pilipino na nakakalimot na, nakalimutan na nila yung language nila, nakalimutan na nila magbaso. So, yun nga, may mga tao kasing ganun na nakakalimot, eh, part yun ng pagiging ano mo eh, pagiging makabayan mo kasi kapwa mo Pinoy yun, di ba? Tapos language po yun. Hindi, wala na nga makabayan ngayon. Ang usap dyan eh, kung sino mas mataas. Laging ganun eh. Nalibot mo na rin itong bansang ito, di ba? Nalibot ko na rin. Pare-pareho naman ng mga Pinoy, di ba? Tumingin ka sa Facebook, yung mga makikita mo na taga dito sa bansang ito, pare-pareho ng post. Diba? So, isa lang ibig sabihin nun, na nakaangat na sila, gusto lang pakita sa mundo na, di ba? Na hindi na ako Pinoy. Pinoy pa rin ako pero hindi na ako katulad nung dati. Kaya ko ng uniform nito. Kaya ko ng pumasyal. Ang tanong ko lang, para saan yung punyetang yun, di ba? Para saan, di ba? So, dyan yung pumapasok yung... Tingin mo, anbawa, sa ibang mga tao. May, kasi, ibang tao, ganun din iniisip, naiingit din. Gusto rin sumabay. May pagsabayan. Lumamang. Kasi sa akin, ano yung pinapakita mo yan? Para saan yan, di ba? Di ba? Walang kasinsins, di ba? Eh kung yan yung pinag-iipunan mo, tapos ikaw ay nakatulong at alam mo naman sa sarili mo na, di ba? Napa-aral mo yung mga kapatid mo, napa-aral mo yung sarili mo, napakalaking bagay doon. Pagkating ng diploma sa'yo, di ba? Kahit ilang iPhone ang ihilera mo dyan, hindi mo mabibili ang diploma. Di ba? Iyon ang kailangan nilang ayusin. Kaya nga sila hindi umiimik pag sila nasasagasaan. Kaya sila nagtatrabaho 24 oras dahil minsan kulang din sa kaalaman. Which is, di ba, driving force na isang tao na pag nasasaktan na o kaya nahihirapan na, gumagawa ng paraan, di ba? Mga Pilipino, ganyan eh, napaka-flexible natin eh. Kung mahirap ang gawain, napapadali. Ba't hindi nyo magawa sa buhay? Na may adapt yun. Kaunting basa lang, kaunting research lang, ng internet, napakaano, magkano na lang. Kung OFW kayo, nakakabili kayo ng iPhone, tapos nakakapag-post kayo ng bago niyong Prada na bag, di ba? Ba't hindi kayo makapag-research?
Para isipin nyo, ano bang rights ko? Ano bang kakaiba dito? Lugi ba ako? Pag doon tayo nagsimula, isa-isa sa ating mga Pinoy, nagsimula ng ganun at may kaalaman tayo kung ano ang para sa atin at para hindi sa atin, kung nasagasaan na ba tayo o lugi tayo, doon magsisimula yun, angat ang Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi wala nang papayag na magpagipit. Wala nang papayag na underpaid, underemployed, na kalahati lang binibigyan ng sahod, na pinapahirapan sa trabaho, lalo na yung mga kababayan natin sa gitna ng silangan na yung iba napapatay pa, nare-rape, pinagbibintangan. So kung doon pa lang sa simpleng alam mo kung ano yung pinapasok mo at alam mo kung paano ka lalabas at kung paano ka magkakaroon ng future, napaka-basic, di ba? Pero laging sablay sa atin kasi ginagawa ng mga at kababayan natin, mas gusto pa mag-inom, gusto pa mag-party, diba? Gusto mong gumastos para lang pakita sa iba, oh, nakaangat na ako ha, tumas na ako ng isang dipa, oh, pwede na kayo tumingala, di ba? Ganun uso sa atin ngayon eh. Pero di ba, eh ikaw naman, tinatratado ka naman ng mga ano eh, ng mga puti, oh, di ba? Wala kang pambili ng ano eh, ng medyas at brief mo eh. Diba? Tapos naka-iPhone ka. Na naging sermonan talk show na itong ano ah. Oo nga eh. Talk show mo. yun nga lang ang point ko. Yun lang ang naging point ko doon. Diba? Bakit hindi mo kaya magbasa? Kahit 5 minutes, 10 minutes lang sa isang araw. Subukan mo magbasa. Ano ba ang... Marami diba? Ka lang matututunan. Iba yung alam mo. Kaysa yung ginagawa na sa'yo, tapos masasaktan ka, lugi na pala ako dito, talo pala ako dito. Diba? Pero meron din naman siyempre na alam nilang, kung alam mo yon at lugi ka, at kinalkula mo na, eto ay para sa pamilya ko, para sa ano ko to, sacrifice, yun ang OFW. Yan ang bagong bayani. Yan ang bagong bayani, yung paghihirap at pagtitiis na yon. Karin lang kasi madali lang yan eh. Kahit mapa-professional at mapa-nag-professional na trabaho, iisa din yan. Hindi tayo pantay pagdating sa ibang bansa. Swerte ng mga nasa Amerika dyan, tsaka doon sa ibang mga bansa na may equal protection sa tsaka may security of tenure. Eh, unfortunately, doon sa ibang bansa na hindi sakop nun, na kasama rin dito, tis-tis lang. Sabi ko kasi inyo, kung lahat tayo nagbabasa, lahat tayo may kaunting kaalaman, makakaalis din tayo dun sa pangigipit na nangyayaring ganon. So wala nang papayag eh. Ang papayag na lang niya ibang lahi na may hindi alam. Di ba? Tayo, aangat na tayo. Ay, Pilipino to, hindi natin maluloko. Pilipino to, pagka ako dito, nagbigay ng service to, magaling. Pero, dapat, bigay natin kung anong due para sa kanila. Para sa kanila. Yun ang mangyayari. Which is, pagka nagawa niyo yun, nagawa natin yun, individually, may papasa natin sa susunod na generation, mga susunod na generation, hindi na matatapakan, hindi na kababa yung tingin sa atin. Kaya nagsisimula yan sa atin. So, yun. Magandang, ano po yan, magandang mensahe yung nabanggit yun na yan, Mang Dolphini. Pero huwag niyo akong tatanungin kung bakit sabihin, ay, gusto maging ano na to, maging patriot na to, gusto nationalistic ng tanto, pero papalit ako ng dolphin ang apelido, di ba? Di ba, nagpalit ako ng dolphin eh. Kasi, bakit po ba kayo nagpalit ng apelido? Kasi TNT nga ako. Ayun. Hindi nadali ako ng immigration. Di ba? So, yun nga. Tsaga-tsaga tayo and yun nga. Maraming salamat po, Mang Dolphini, sa pagpapa-unlock. Salamat din sa pag-ibit ako. Alam kong busy kayo, pero nandito kayo ngayon. Mas and... busy ka na sa ikay. Nagsasakay ka, may talk show ka, nagsasakay ka. So, pag nasunog, nasabihin mo si Mang Dolphini. And dito na po nagtatapos ang ating segment, Florence After 9.